Kailangan pa nila ng na ano ba yung Kelly? Fox ba ano nasa pusa ba siya o dog na ano? Pusa siya, alam ko eh. Okay. Ay, dog ba ang fox? Lucky. Canine ba yun? Nasa canine. Hindi, ang... hindi. Ah, o ano, feline. Tumatawol yun, di ba? Yung wow. Hindi, di ka natin alam kung ano yung sinasabi nun eh. Diba? What does the fox say? hati, ho. Hati. Oh, hello kay Mark Tabeta. Grabe, ang daming nagpapabati dito. Si Just a Poke. Yan kay Oyong, hello. Asawa ni Adam na si MC Alba, hello. Hindi ko masyado mabasa yung mga chat natin. Feline daw. Feline ang putik. Shout out. My whiskers, dito. Oo nga naman. Hindi, bakit may whiskers din naman ng mga aso ba? Under siya ng dog, sabi ko sa iyo eh. Hindi ko nga alam, wag kang magalit. Kaya ako nagtatanong kasi hindi ko umaalulong. Alam. Umaalulong. Wow. Shoutout sa mga Cebu din, sabi ni paring Arwin. Si Bodhi Arwin natin. Kay Dratch Ayate, pabati din from sige, pag-google nga mga chong, para sure. Sa ano ba, feline ba o canine ang ano? Hindi, wag ikaw, sila na lang. Ay, sa bago. Uy, ito na lang ako po, wala na, OG na to. Ito na, Lycan pick. Na-pick na si Lycan. Ang bataan ni Wolf. Happy. Huh. Eh, wala silang bank control. Well, meron silang shackle, siguro. So, aso nga siya. Members of the family of canidae such as wolves, jackals, diba? And domestic same day, tropa natin yung mga fox. Kumbaga, pinsan natin yan, pinsan. Pinsan mo, kaya okay lang. Yappy. OGs, Beastmaster, para good measure dito para sa Mineski. Timber ni Ice will be good nga, talaga. Oh, ito na yun. Ina lang ang kulang. Unless iban siya, I would say. Mm-hmm. Sana hindi Unifox ba, no? Daw tayo, canidae. Ano daw yung suot natin? Hindi nag-photoshoot kasi kami ng crew. Hindi, basta may abangan nyo na lang. Mm-hmm. Meron kami mga pasabog. Underlord will be good din? Ay, pwede. Kasi mga strength type yung kanyang laban. O, bilan na yung timber. O, diba? Ayos po yun. Underlord nga to. Underlord. Paano pag kinuha siya ng OG? Yan ang problema ngayon ng Mineski. Wala na, nabagang Jimber Jog. Naba ng Jimber Jog. Sad no. Ang ganda kasi talaga ng timber sa dito. Meron pa Lycan na may summons, di ba? Kaya yung i-chakram. Tapos DK, na strength type din. Kailangan mo ng way para mag-deal din. Ang ganda na mga bands sa OG dito. Sobrang prep na prep top yung ano nila. Lineup nila. Beastmaster, Panda rin. Ban na sila parehas eh. Wala, ban na din yung Brewmaster kanina pa, mga Lordy. So, Underlord... Tidehunter for Mineski pwede dahil sa melee ka. So, baka masyadong slow para sa Mineski. Radiant team. Let's see. Ito, Underlord. Kinuha na ng OG. Kinuha ng deny pick for Mineski. And actually, yeah, no. Underlord will be good for the both teams. Tama ka dyan. Ah, napakahirap na nito para sa Mineski. Tatlong strength type heroes at wala kayong access sa OD. Tidehunter kaya. 10 seconds remaining. After ng ano? After ng Naga Siren, pwede siya mag-ravage. What do you think? Napakahirap. Winter Wyvern offlane. Pwede. Para sa Mineski, pwede. Magnator? Winter Wyvern offlane, pwede yan, feel ko. Kaso problem doon, pwedeng magpatulog na lang bigla eh. Mm-hmm. Ang hirap naman ito para sa Mineski, man. Can't think of good offlane or good mid lane para sa kanila. Mm-hmm. Kasi pwedeng offlane pack, tapos isang mid na kayang pumatay ng mga Mokunat. Usually, OD yun eh. Usually, ano kaya? Yung Visage niya. Visage... medyo kulang sa vitamins. Monkey King. Okay, tama. Okay. This is a possible offlane din. Mushi. Great against Underlord. Yes. Oh. Offlane Monkey King nga. Magaling. Oo nga, na-miss out ko yung ano doon, Monkey King. Maganda siya against tanky heroes din kasi. Siya, di ba, constantly mo pwede best makapas. Best of one, no? Best of three po to. Best so, of three. Ano na, ang matalo dito, magbamamba out na sa ESL 1 Katowice. Katowice. No, na
Na, sa tingin mo ba, sa safely nilalagay itong MK? Feeling ko tatapat nila yung Sutherlord. Yun yung absolutely kailangan nilang gawin. Tapos yung trial lane dito ng Shaman... 2-1-2. Shaman tsaka Vengeful Spirit, kailangan nilang itapat sa Lycan. So feeling ko magkakahabulan na rin ng lanes dito. Kailangan itapat talaga yung Underlord. Yung ano, makikinig sa Underlord. Yun lang yung pinaka-way nila. Or other, pwede sila mag 2-1-2, yes. Basta yun ang matchup dito, Monkey King against Underlord. Well, Vengeful versus Lycan. OG din ang maganda sa lineup nila, yung pang-disengage nila. So, yung Song of the Siren, pwede sila mag-mamba out with the Dark help Rift. Of Dark Rift, diba? Pero Mineski... Nako po, yung OG dito, pwede pa sila mag-Uber dun sa, ano, sa mga Wolf. Kasi pwede yun eh, pwede may target yung naka-invis na Wolf, tapos biglang lalabas na lang kayo dun. Eto na nga mga kaibigan. So ganda ready draft na tayo OG talaga sa game 1. Grabe talaga din ang OG. Pero hindi natin alam, 'di ba? Ano 'yan? May sa gameplay pa rin 'yan. May stream pa daw ba, ma'am? Ako wala na mga chong kasi. Hindi na tayo makakapag-stream, pagod na tayo hanggang ano, madaling araw na naman tayo magkakas nito. So puyatan tayo. Yat po gaming na tayo dito. So probably wala muna, mga chong. Try natin bukas before the before the mismong broadcast. Pero hindi ko talaga kaya masama. I mean, I think absolutely hindi. Kasi galing din kami sa mga kung ano ng mga bagay. So, sorry po. Ang dami din naming ginawa eh. Oo. So, sabi ni Jon Snow, King of the North, Mineski got this. Pero, pwede naman. What do you think? Feeling ko maganda yung pick ng Maki King, I would say. It provides the boundless strike din para mawala yung mga yan. Summons. Although, kasi ang problem dito, pwede silang takbuhan sa nila, mismong buong suman. Pero sige, pakilala muna natin. Kumaring Aki, sa Radiant side, you have Mineski, Jabs on the Shaman, Ice, Monkey King, na nagpapanggap na Courier ngayon. Mushi naman sa kanyang Vengeful Spirit. It's Ninja Boogie on at Night Stalker and Moon. Ating pack. Thank you for that. On the dire side, OG for Fly, Resolution for the Dragon King Jerax, as the Naga Siren S4 para sa Underlord, and Big Daddy No Tail para sa Lycan. Humaba ang ano, humaba ang pangalan ni No Tail dito. Big Daddy No Tail. Big Daddy. Sinabi mo ba OG for Fly? Oo. Ay! Fly Witch Doctor tayo. Napano ka? Easy ka lang. Yan. Medyo lutang na. Lutang na. Hayaan mo na. Okay lang yan, kumari nga. Feeling ko mamaya magiging lutang na rin tayo. Uy, tama ang body block lang dito mula. Ang cute naman ang courier nila. Okay. Napakaliit. So, itatapat nila yung MK, so it seems, against the Dragon Knight. Which makes sense to me. Oh. So, sabi okay nila, siya. Parang init daw ng suot natin. Nagkakamali. Nagkakamali kayo dyan. Hindi mainit ang suot. Dahil napakalamig sa studio namin. Pero ito na nga, mid lane ice. So, not the usual thing we get to see every tournament. Diba na nag-mid si ice. Pero ito na nga, with the Jingu Mastery, added the damage for him. Jerax dito medyo over... Sobrang lalim. Standing. So, it's the same treatment kung bakit ka kukuha din ng... na ba't tatapat mo yung Monkey King sa Underlord? Kasi it's sa mga heroes na kayang lumaban sa laning against dun sa ano, diba? Dun sa mga tanky heroes. Kasi as long as you have those Jingu stacks, it adds up. Yep, and it makes so, na yung Underlord makakontest din nila kasi yung Underlord versus MK... very power spike heavy, very timing heavy type of matchup. Na kapag mayroong mga Jingu strikes available, mayroon siya power spike. But ito, si Monkey King. First not by 2, one more hit. Oh, no. Do the job. Jerax will take down. Ice. Pero, ang dal naman ang nakasabi. Yeah, okay. Madaming nasasabi. Oo nga. Pero S4 dito, as the Underlord, tatapatan niya ang Puck and Night Stalker onto the bottom lane. Mr. Mushi dito. Pero ayun na nga, stun para kay Resolution. One more hit, pero Ice dito. Medyo mag-hesitate siya. Oo. Well, you can't find under the tower kahit paabot niya yun. At yun nga, may potential din ng Howl for additional HP. So, most likely talaga, sobrang unlikely na makakuha ng kill load. But he will force out Resolution out of the lane. And that's also good. Kasi level 3 siya ngayon, level 2 lang yung Dragon Knight.
pretty good. Ayun pa rin. Na nga eh. Medyo, alam mo, pansin ko yung bands ng OG dito. Kay Ice, si Ice 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 ang priority nila. Oo. Ban yung mga heroes niya, tapos dito hindi siya tinatantanan sa mid. Diba? J-Rox dito, mag-iikot na lang siya. S4 against Moon. Tingnan natin. Ano ba talaga si Nautil? Batang mukhang matanda o matanda na mukhang bata? Hindi matanda ko alam eh. Matanda feeling na mukhang ko bata. Matanda na mukhang bata. Yappy. Hindi naman siya gano'ng katanda. Para pares na siya sa mga veterans talaga sa eksena. Oo. Kasi parang nasa 27 na rin siya gano'n siguro. Mm. Matandang mukhang bata siya. Matanda na kasi yun sa Dota World pero bata pa yun sa totoong buhay. Eh. Diba? 27. Ah, bata pa siya sa totoong buhay. So, ano? Batang mukhang matanda. Pwede. So na naman, ginagol na naman nila si Ice. But they have stuns, they have the Breathe Fire. Will not be enough though. Makakatakas dito. Naku, hindi kami yung obs, mga Babi D. Iba yung nag-obs for us. Pero Jobs will go down, Fly will get that kill. 2 kills para sa OG dito. Tingnan natin, very aggressive ang early game na ginagawa ng OG. Pero doon sa bottom lane, Underlord will be forced to... Yeah. To TP out yes, and matchup against the switch field. The lanes. Switch lanes. A better matchup kasi yung Puck, the thing with Puck is, di ba, mataas yung range niya, hindi siya masyadong affected na Atrophy Aura at meron siyang basic damage. Yep, oh no, the paralyzing cast will be there plus the ensnare. Medyo may ipit si Jobs dito pero with the help of Ninja Boogie, tingnan natin kung they will be able to catch Fly dito and yes, they will. Jerax dito ang susunod nilang biktima pero... Hindi natutuloy. Hindi na sila tutuloy dito. Onto the mid lane, level 4 Monkey King with the Jingu Mastery dito. Konting-konting palo kay Resolution. Actually, medyo ano na sila eh. Medyo equal na sila nung Dragon Knight. Yeah. So, kailangan lang naman dito ng level ni Ice din. He is level 4, almost level 5. Ang kanyang unang item might be Aquila tapos probably the Battle Fury. To deal with so much na AoE against summons, kumbaga. Mm. Tama ka dyan, pero maledict para kay Pop dito, kay Pop. And hindi niya madadodge yung Illusory Orb out. Iniwan na siya ng dalawang support niya dito. They will help out the Vengeful Spirit dito sa bottom lane since mukhang magkakaroon sila ng paghihirap dito. Tama against dyan. The Underlord. We all shout out dito sa bahay habang magawa ng lesson plan. Wow, Sean Nico. So, teacher yata si teacher Sean Nico. Matik yan. Level 3 Shadow Shaman. Tingnan natin, level 5 na rin si Ice dito. Dragon Knight, medyo napag-iwanan siya pagdating sa levels. Yep. Tingnan natin. Level 3 Jingu, so wala siyang 3 dance at all. Nakakailang salve na rin siya. So, yeah, well, he only needs to stay in the lane. Ito naman si Nautil. Just level 4. Big Daddy Nautil. Ito naman stun. Sa mid lane, makakuha ng isang kill ang Mineski dito, taking out the Underlord. Pero Ice at level 6. Meron na siyang Wukong's command dito. They can't fight if you want. Paralyzing cast dito, pero Puck will be able to touch that. May time na yung pag-like dito. Every time na ultimate. Uy, tier 2, tier 1 na pala. Patay sa baba. Nga, pero si S4 dito, siya ang magiging ulam. One more hit, they will still get the kill. Pero si Moon, tingnan natin kung hahabulin pa rin siya ni Jerax dito. With about the charges, hindi na masyado interesado si Jerax to at least get a kill on the Puck. So, yun lang. Oo. Pero sa kaalaman ng iba, hindi kami yung nag-obs dito. Obs ng ano yan. ESL. Sabi nga ni ano ni Boss Alvin Beltran, nagrereklamo ata sa ops natin. Wala kasi si Alo, boss eh. Di pumasok eh. Ewan ko ba dun. Pero dito boss, sa top lane, pilitin mo nga si, ano, si Alo. Si Alo pumasok. Naku, ayaw na sa amin eh. Oo, stun para kay Resolution dito. Pero there will be the Naga Siren. Tingnan natin. May Shadow Shaman and Nightstalker sa gilid. Tingnan natin. Uy, si Owell, gumagawa daw siya ng plates sa papaga. Good luck sa'yo, Chong. Oh, no, Moon. Madadodge niya ang stun dito. Bucklord talaga, mga kaibigan. Oo, mukhang lalaban pa siya dito. Lycan is here, plus the Dream Coil. Tingnan natin kung makukuha niya ba ang kill na to, but hindi. Shadow Maasim. Nag-buff yung Maledict. Actually, ang pinakamasama din is
Ang lakas ng right click talaga. Kahit anong mangyari ng isang Lycan. Ninja Boogie! Hindi na hayaan na walang kapalit ang buhay. Nimon dito, 1K gold lead for the side of Mineski. Plus, 1 kill ahead sila sa OG dito. Parehas. Parehas lang yung nangyayari sa ano natin eh, sa mid laners natin eh. Walang left out. Pero ito, nako, aapatin na nila si Resolution. Yes, ang tanong nilang pwersahin ang issue. Shackles dito will cancel out by the Witch Doctor. Pero tingnan natin, stun will be there. Mushi will get the kill. Isama mo pa si Fly. Ngayon na nga, ang ganda. Sa likod, Jerax, ooh, will get a kill. As the Maledict will be enough para mapatay dun si Jabs. Very nicely done mula sa OG, but they still lost too, so maganda pa rin. Maganda rin. And to think na support lang yung nawala sa side ng Mineski, ice dito, will try to take down the tier 1 tower. Yung Lycan medyo nag-over extend siya dun sa gilid. Dating na natin, Naga Siren will be there. Plus the Wukong's command, tingnan natin kung papasok sila dito. Mas stun ang Naga Siren, pero papasok pa rin ang Lycan, mga kaibigan. Ang uy, ating aso bulol. Oh no! Swap out. Stun? Meron ba? Oh, hindi nila pupwera sa'yo dito ni Big Daddy. Dito. Masyadong mabilis ang ating Lycan Torbe. Oh, grabe naman yun. Magandang matagandang rin yung ano, ha? Item, yung cosmetic nung Lycan. Lama tayo dyan. Sabi ni Beerbud, love the start of Mineski. Yeah, the start of Mineski is pretty great. Pero yun naman kasi yung kailangan nilang gawin. Meron silang, nagdrop sila ng Vegetable Spirit. They want a decreased tempo. Jobs being forced out dito by Big Daddy, Lycan, no tail. Naku po, Big Daddy No Tail. Inahabol siya dito ng mga Neopets sila, pero that will stun. Oh, magandang stun. It is the Aether Shock to clear all of those summons coming out from the Lycan. Oh. Maganda ba sa personal si Bea? Lahat ng babae ay ginawang maganda. Oh, paano daw magkaroon ng notification pag may live? Alam ko kailangan mo lang i-follow. Oo. Yung gusto mong channel na mag- advisor at mag-notify yan sa email mo. Pero ito na nga, dream coil dito, medyo mauhuri ang Naga Siren natin. Plus the silence, hindi natin kung makukuha ni Moon ang kill na to. There be the Illusory Orb, one more hit. Jerax will go down, medyo natulugi sa pick-offs yung OG dito. That is important para sa Mineski kasi sabi ko, Vengeful Spirit lineup sila. And I think na maganda rin yung level sa nakuha dito ni Shadow Shaman. He is level 5, almost level 6. Pagdating ng 10-minute mark, meron silang access dun sa tome. So, pwede siya mag-level 6 din. There's na level 1, 3, that's I believe. Catching No Tail. At may ganda yung kanyang CC dito. And that Lycan is down. Maganda ang pinapakita ng Mineski. Maganda nga. Good start for Team Mineski natin. Pero alam naman natin, OG, isa yan sa mga... Top caliber team. So may chance pa rin na mabaligtad nila ang game kapag magandang nangyari. Pero S4 dito medyo na makukuha pa rin ni Moon ang kill, mga kaibigan. 10-4, 2,000 para sa Mineski. Sino daw ang tingin natin ano, magandang lineup? Kami kanina mas gusto namin yung lineup ng OG, pero sabi nga depende pa rin sa execution. Pero at nakikita nyo naman, Mineski, medyo maganda ang simula nila. Magandang good start nga daw. Magandang good start. Ito ang strength yung lineup nila dito. They can just be aggressive in the mid lane. Bullying out Ninja Boogie. Yes, Wukong's command is up. Kaya pwede silang lumaban dito. Wala pa rin Song of the Siren, level 5 Naga Siren tayo dito. Dire's bottom tower. I think it was taken. Ayan, meron na si Shadow Shaman na ultimate. And the tower was pushed down bottom. Mati ni Shade dito. Maring Aki. Pwede siyang swap ni Mushi. Haabangan nila dito ang Underlord, mga kaibigan. Pero may Naga Siren doon sa gilid. Let's see if Esper will spot out the Vengeful Spirit. Uy, sayang. The wards, mga kaibigan, and snare para kay Vengeful Spirit dito. Kay Mushi na masustun using the Paralysis Cast. Pero mauhold ni Jabs dito. Pero with the help of the wards, they will be able to take down Fly. Plus, Mushi dito may end ang streak niya. Uy, buhay si Jabs. Buhay si Jabs. Ang ganda naman yan. Pero ito na nga ginagawang merienda yung mga wards doon sa gilid. We'll get also tier 1 tower likely. Nakapag-deny si Mom. Oh, grabe naman yun. Ice. Top lane being pushed by Moon din. So, ang daming inaatake dito, ina-assault na Mineski. Bottom, mid, tsaka top. Nakaiwala yung mga tropa pips nila. Oh. Almost. But, 11-5.
7-5 is the score. In favor of Mineski ang kills natin and yung net worth. Lamang sila ng 2,000. Shoutout pala kayo, baring YB, na mukhang masarap ka na. Wala pa take it dyan? Lumalafang ng chicken wings. Chicken wings. Si Brina, ang dami naghanap kay Boss Lon. Sabi nga namin kanina, si Boss Lon dito ay pumasok sa klase. Oo. Hindi natin alam, bukod sa casting, si Boss Lon ay nag-aaral pa. Yep. Nag-aaral ulit. Masters yan. Nagmamaster siya. At hindy basta-basta ang casters lang. Ang caster lang yan si Boss Lon. Si Kuwedi naman, nagpapahinga siya ngayon. Dali nabot sila ng 6 a.m. kanina. Yappy. Sa laban din ng Mineski. Tamang chill lang muna si Kuwedi. Oo. Parehas lamang eh, no? Nasa, ang bola ay nasa Mineski ngayon. Kailangan nilang pigilan yung push na imin na dito mula sa Lycan at Dragonite. At the same time, kailangan din nilang mag-push on their own. So, ginagamit nila ngayon yung Shadow Shaman Wards to their advantage. Kanina, get a kill but not able to do so. Yep, tower down. Pwede nilang gamitin to take towers, though. Yeah. Tower down sa top. All according to plan na Mineski. Yep, dapat yep. Mag-push dun sa almost all the lanes din. Apply lane pressure. Pero tier 1 tower lang sa mid lane ang may iwan. Tedo Big Daddy No Tail mas spot out ni Ice. Ice, Ice, merong magtitipi dito. 3 dance for Ice. Ice, Ice, tingnan natin kung mahuhuli ba siya ng Witch Doctor dito. Dito na, vision. Natala TV sa may bottom lane. Nice 3 dance dito. Uy, very nice Dream Coil din sa dalawa. Ang ganda. Dream Coil on the 2 plus the Illusory Orb. Pero there will be the sleep. Song of the Siren. Grabe naman si Ice Ice. Pero hindi mukhang hindi makakapag-Dark Rift si S4 dito. He's low on health resolution dito. The one true Lodi may iwan siya. Moon, hahabulin pa nila. 3 dance para kay Ice Ice Ice. Tingnan natin dito. Swap for the Dragon Knight. And he will be first down. Killing spree for Ice Ice Ice. Grabe. Sobrang action Jackson ng Mineski dito. Always grouping up as 5. Although ang risk dito is late game, hindi sila ganun kaganda. But if they keep on doing this, baka hindi na umabot sa late game. So, Mineski, ito na yung kanilang plan of action din. To win pa before the 30-minute mark or before the 35-minute mark. So far, they've been doing great. Tingnan natin kung matatapos nila. That's a big question. Yep. And few more hits na lang itong tower sa mid lane. Wala ng tier 1 tower ang OG dito. Invisible. Naga Siren, tingnan natin kung masaspot outan ba siya ni Moon dito. Looks like Moon will not. Medyo nakaramdam lang siya na may tao doon. So, back to farming para sa ating team. There's the Necrobook picked up by the Lycan. Uy, nakakuli sila ng isa dito. Kakasabi ko lang na back to farming pero patay dito si Witch Doctor. Supports. So, medyo aggressive ang ating support. Pero oh, Lycan ultimate. Inactivate na. Hahabulin nila dito. Hahabulin ni Big Daddy, No Tail. Pero looks like he will not be able to catch them. Resolution dito with the help of Wukong's command. Tingnan natin kung makukuha pa rin ba ni Ice, Ice, Ice. But mukhang hindi na. Wala na rin siyang stun. Oh no. Medyo nakaramdam din siya na on the way ang Lycan. That's true. I think wala namang ward na naspot ko nasa siya. It's just that meron, maririnig mo kasi yun pag nag-ultimate. Oh. Umaamba ng stun dito. Will connect onto resolution pero tatalon lang si Ice, Ice, Ice. Tamang looks aras like, na. Looks like pupuwersahin na nila ang issue dito sa bottom lane ng Mineski. Pero hindi pala. Oh, no. Mahuhuli nila dito ang back natin, mga kaibigan. Plus the Death Ward Moon will go wala down. Tatlo gazing. Ang nag-tipi doon. Napakalungkot para dito sa ating back. Tickle deck that. Pero dito sa may shrine, banda, sinakin na dito. So, will be able to get the kill. Pero kailangan nila mag-back. Nahuli nga na dito si Shadow Shaman. Oh no, that si is Chaps. Bad. Oh no, stun dito para sa Shadow Shaman natin. Tingnan natin kung makakaligtas pa siya. Meron siyang TP dito pero oh no, medyo mababagal sila and Jobs will be saved. Jobs will be saved indeed. Samantala, ito naman ako na target. It's the Lycan. Ang ganda na nangyayari ngayon for Mineski. Dominating streak for Ice, Ice, Ice. Well played. Well played nga naman talaga. Maganda ang gising. Uncle Wolf. Buti pa sila maganda gising. Ako, hindi makatulog. Ice hindi ka makatulog kagabi. Pero Jerax, tingnan natin kung may maispatan siya dito. Mushi will be able to dodge that Song of the Siren. Pero ito na nga, mahuhuli siya ni Jerax. That will be the end snare. Pero looks like this will be the end of Uncle Mu. Easy, no, makakapag-TP siya.
Easy TP. 16-6 sa ating score, kamaling aking. 5,000 kalamangan ng Mineski. And I like the tempo that they're playing. Hindi sila tumitigil. Lagi silang nagarap ng objective. Ang ganda ng ginagawa. Objectives ang objectives wise. Diba? Sobrang lamang ng Mineski for now. Wala pang tower na napupush ang OG dito. Except for the top lane. Diba? May Battle Fury na rin si Monkey King. So napakabilis siya mag-farm dito. Sa mid, he is tinatawag natin network. Flash farm. Tama dyan. The flash farm mechanic. Courtesy of the Juggernaut Battle Fury. Ice boy yun. Mid game lang to. Let's see. Level 10 si resolution dito. Level 14 si Ice. Yun pa lang eh. Isipin mo na agad na mayroon talaga mali dun sa nangyari sa ating Moji. And how can they identify that? What do you think yung problema sa nangyayari ngayon, Uncle Wolf? I think yung OG... Kasi... Ayun eh, parang Mineski, hindi sila caught off guard sila doon sa laning stage ng OG. Ganda ng laning setup ng Mineski. 2-1-2. Pero ang nasa mid is yung Monkey King. Mm-hmm. Which is, mas maganda kasi... Yes. Good matchup for the Dragon Knight. Good matchup against the Dragon Knight. Yung, parang it makes a lot of sense eh. Kasi parang tatapat mo dapat Monkey King against the Underlord. Dahil makunat si Underlord, so yun yung gagawin mo. Yes, para pero mas magandang matchup yung Monkey King Dragon Knight. Diba? Tama. Kaysa sa ano. Pero Dreamcall connecting onto 2 si Fly dito. Ang magmukhang maburst down, mga kaibigan. Song of the Siren is not available. There will be the Wukong's Command, mga kaibigan. Pero nag-spread out agad-agad ang OG dito with the help of the Paralyzing Cast. Nagpa-bounce-bounce ng mga Neog Fly. Oh, the Wukong's Command is already over. Nakauli sila sa dito. That is gonna be the Shadow Shaman down. Nightstalker naman. I've been next in line. Uy, matakas mo siya. Hindi na. Tatlo. Just like that. Tatlo napatay ng OD, ng OG. Mm-hmm. And that is pretty bad. You're correct. And the ice dito will scout out OG na nagro-roshan, mga kaibigan. Tingnan natin kung i-contest nila to. Tumalon ang ating ice, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano. Uy, naputol pa yung puno. Nakumaputol yung puno. Pero Mushi will save out the Monkey King. Tingnan natin. May SB siya. Oh, there is that boundless strike. Hindi tumama Illusory or Bushin. Looking for target. He finds Jeras. Nastunan niya si Jeras dito. Blinkin para kayo mo dito na silence rin. Very nice silence. But the Pit of Man is even better sa tatlo. Meron Breathe Fire. And they will take down the pack. That's a buyback. Ice will be alive. Si Jams kakabuhay lang dito. Pero mukhang mamamatay na naman siya. Two down for Mineski. Oh no. Grabe, ganda ng hindi masyadong maganda. Medyo lamang na ang Mineski in their early to mid game. Pero looks like OG... Nakakabawi sila. Masustun ulit. Naputol. Si Monkey King medyo matagal na stun to. Plus the Paralyzing Cask and the Maledict. He will cancel out the Death Ward. Sige natin, hindi pa rin gumigive up dito ang OG. Monkey King will not fall. Pero nakita siya ni Jerax. No! Hindi, nakapatay pa rin. And nakuha ni pero Fly. Pero nakuha ni Mushi actually yung Aegis. That's still pretty good para sa Mineski. Nakuha pa rin nila yung gold. So, the chasing at the Ninja Boogie. Medyo delikado dito. Muji pa. Oh no. Oh no. Muji will fall. Ano mo yung nasabi ko? Muji. Muji. Napalo Muji na Ninja Boogie, di ba? Muji. Grabe daw yung gold swing na nangyari. Pero at least, di ba? Nakuha at nila lead. Yung Aegis. At lead. Na will be a big advantage for OG to push one, out. 1-4 yung nakuha nila doon, my man. Pagtatalo na Ruth. Yun nga eh, ilang beses nag-try pumasok ni Ice. Pero napuputol yung puno niya. At alam natin na kapag yung naputol yung puno ng Monkey King, di ba? Ang stun tagal yun, na stun. 4 seconds. Ilang laban na ba ang natalo at naipanalo sa Around the Rosh Pit? Madalas, olats para sa mga Southeast Asian teams. Mm-hmm. Ngayon, binigyan pa nila na magandagad ng farm ito si Lycan na up with the Necro 3 reaches in terms of net worth. Kanina medyo hindi siya gano'ng katas. Medyo pinwersa nila ang issue eh. Ito na nasirang pangarap sa Rosh Pit, sabi ni Chipuy Harmony. Si Chipuy Harmony. Chipuy Harmony. Tropa natin niya. Oo, sabi pabati daw sa mga kabarkada niya si Aaron Gualberto, Jed Oliveros. Hello sa inyo, sabi ni Chain Frost. Yep. Forced. Ano ang Chain Forced? Chain Forced. Oo nga, si ano yan, Nate Forced. Nate Forced. Ito na. Smoke. Nasa Mineski. Palitan na palit yung mga openings dito ng Mineski, by the way, guys. Parang kasi... Ang kanilang win condition is to win the game by the 30th minute mark or 35 minute mark. But it feels like because of the swing na nakuha ng OG, hindi na mangyayari yon. Unless makakuha sila ng isang successful na gank this time. Nakasmoke up sila,
will not find Radiance anyone though. Monkey King is also away. And they need to push. They'll be able to take down the tier 2 tower mid. Oh, ang daming casualty na nangyari. Pero doon na nga, Big Daddy Note, magiging asong bulo siya dito. Pero there will be the Dream Coil. Oh, meron Necro 3, meron Purge, Mushi, Trouble, hindi siya mapag Shadow Blade kasi may True Set Pride. There's the defensive swap. Mushi though will be found by Jerax. Oh, the ensnare dito. Oh, no. They will get the kill. Mushi will go down. Medyo nakakabawi ang OG, mga kaibigan. Oh no, nag-blinking, pero with the help of Ninja Boogie, there will be the Song of the Siren TP para sa OG. Medyo delikado sila dito. 2 versus 4 ang magiging situation natin. Stun for Ice Ice Ice. He will be the priority. This is looking bad para sa Mineski. Okay sana yung kanilang simula. Pero yun nga eh, nauubos na sila. Oo nga, medyo tumatagilid ang vapor ng Mineski. This is bad. Lord of Phaedos up on the Underlord. And si Mushi, hindi na rin ganun ka-farm. Kanina, nasa top of the network siya. Ngayon, mas mayaman ni Underlord sa kanya. Stoking yes, that's man. Correct. And OG dito, they all have the advantage para mag-push. Wala ang Monkey King. So, pwede nilang i-maximize itong timing na to. Tignan natin kung makakaya nilang i-maximize nga naman ang timing. Like you said, oh no, they found the Night Stalker. Merong Root, merong Chaos, merong Storm Hammer. Storm Hammer will help Ninja Boogie. And another Road of Phaedos dito with the Roots. Grabe, sobrang daming Roots dito. And si Jab dito, konting kagat na lang. Earthquake! Oh, patay sila doon. So, sayang yung early game nila dito. Nakahuli pa ng isa. Kaibigan. Just like that, apat yung napatay nila. Medyo 4 kamote ang nangyayari sa Mineski. Eh, bukod pa dyan, hindi pa nagamit yung Lycan ulti. So, pwede pong mag-Lycan ulti dito anytime soon. Yun lang nga eh. Diba, ang sabi natin kanina, top team caliber tong OG. Talaga. Kayang-kaya nilang mabaliktad yung laro. And looks like, ganun na nga ang nangyayari. Tier 3 tower will go down just like that. Napakabilis. They all have the damage. And tingnan mo nga naman yung network swing dito sa ating graph. 7-5 na last 5 minutes. Oo nga eh. Isa-isang nag-audition. Itong VOD na to, itong game na to, makikita mo talaga yung scaling potential ng team ng Mineski and why they aren't as... Like, bakit hindi maganda yung draft nila as compared to OG? Kasi yung OG, all they need to do is to stand their ground. Huwag lang sila magpapatalo ng 35 minutes, mananalan sila sa game. And this time nga, ma-accelerate pa yata yun. So, because si Mineski, meron silang mga failed gang attempts katulad kanina na tatlo yung napatay, tapos naging apat yung napatay, and may mga team wipes din here and there. Mineski, sobrang naubos na yung kanilang opening sa round naman. So, ito na yun. Magiging problem na talaga. 6K gold lead for the side of OG. Ganun-ganun lang nila nakuha yung network lead. Diba? Parang ninakaw sa mga tropa picks nila. So, ayun nga din eh, puro deny pick for Ice kasi alam din naman nila yung hero pool. Kayang gawin ni Ice. Tama. Lalo na pag nabigay sa kanya yung comfort hero niya. So makikita natin sa ban sa mga bans kanina, Timber Show ban, Brewmaster ban. Ang ganda na setup nila para sa Underlord pick. Ito na. Like an ultimate activated, they want the puck. There's the sleep. There's the Storm Plus, Hammer. The Meteor Hammer. Tunet, mga kaibigan. Perfect timing. Ang puck natin. Nag-practice si Jerax ng Meme Hammer. Alam niya yung timing eh, no? Oo, sobrang saktong-sakto. Pero sabi ko nga sa inyo, Lycan is the key to victory. Lycan. Ang taas din nga naman ng win rate ni Naga plus Lycan, di ba? Yap. So ito na. The Necro 3 book, not Big Daddy Notel, will try to push the bottom lane. Mm-hmm. And what can Mineski do? Ang kanilang consuelo is down ang Naga Siren Ultimate ang Song of the Siren. But I think OG, they're not even concerned about that. Kahit pa ginamit nila yung Naga Siren Ultimate dun sa isang solo hero, that's still fine. BKB yun na, up on the Monkey King, siya na yung naging carry bigla. Yup. Si Uncle Mo, really struggling. It's not really his fault. Really struggling ang vengeful spirit natin. Tingnan mo yung net worth niya.
Hindi, napag-iwanan na talaga napag-iwanan siya. Niya. Hindi niya fault din eh. Kasi, sabihin na natin, sobrang ganda ng start niya. But because of the rubber band effect, nabalik agad yung lead na yun. Yes. Just a few deaths. Rubber band effect. Indeed. Dark Rift dito sa bottom lane. Operasahin na nila ang tier 1, tier 2 tower. Pero darkness will be activated. Mukhang gustong lumaban ng Mineski dito. Dreamcoin plus the Pit of Malice doon sa gilid. There's the wars will be casted plus the Wukong's command. Oh, this could be a good fight para sa Mineski. Nashakal na rin nila. Nalaktaon nila si Lycan. Lycan will fall. Yes, blast. Team Hammer just one. Jerax might be trouble as well. Isang tama na lang yun. Nakakuha sila ng kill dito. 2-4-1. So far, makikita nila si S4 makapag-TP out. There's the 3 dance. On to Fly. Fly. Yeah, tama na Mara. I-clicks dito. Kumahabol pa siya ni Ice dito. Fly. Running for his life. There will be the Void plus the Paralyzing Cast. Fly will go down. Wow. Look at the damage. What's of the Ice. Level 20 na siya dito. Siya ang top of the network natin. Medyo awit. Grabe naman yun. It was a great fight para sa Mineski. Fortunately, wala pang BKB upon the Lycan. That meant na hindi pa talaga magkakaroon ng any spell immunity itong si Lycan against all of the crowd control na meron ng Mineski. At dahil na-control nila yung Lycan under the Wukong's command and under the tower, they had a decent chance against OG and they took it. Yan naman maganda sa Mineski. Alam nila na meron silang openings. And ayun na nga. So, Mineski na maximize nila yung timing na walang Song of the Siren. So, alam nila na magandang chance to. Exactly. Para lumaban tayo. Dahil na pag solo. Pinang solo din. Solo kill kasi din yung Song of the Siren. Tingnan natin. 20-22 is the score line in favor of OG dito. 3,000 gold lead. Bumaba, no? Kanina na sa mga 6,000, 7,000 yung gold lead ng OG. Pero ngayon, bumababa. Down onto 2,000. Yep. Pretty much because of how Ice is playing very well. Best of 3 to. So, meron pa tayong game number 2. Nope. Kahit anong mangyari may game number 2. Tandaan nyo yan. Tingnan natin. Tamang farm lang ang both teams natin dito. Moon will push out the creep wave sa bottom lane. Ninja Boogie checking out the Roshan. Pero matagal-tagal pa yan bago mag-up ulit. Yep. Actually, hindi naman ganun katagal. Roshan is actually upper. Mabilis na lang pala. Mabilis-bilis lang. Medyo na overlook ko yung Roshan time sa gilid. So, yun. Roshan is already up. Pwede na nilang kunin to. Pero, ang cute ng tunog ng Monkey King. Nag-iiwan ng saging, di ba? Mineski! Dumaan sila sa sentry ward. Pero okay lang. May smoke naman daw sila. Kaso, wala na nagpakita na. Nagpakita so, wala rin sila sa observer ward. So, Alam na mga bestie. I think mag-counter smoke. Yung na nga, nag-counter smoke na dito ng OG. Isang magandang clash nga naman. Pero I think Mineski is prepared dito if ever gumo. Si Moon, nandito siya sa may Roshan. Mukhang illusory orb out. At alam na, nagkakitaan na ang both teams natin dito. So tama, hindi warding lang. But the Roshan is up for the taking. Ito na naman. Natalo na dito ang Mineski kanina. Tingnan natin kung matatalo ulit sila ngayon. S4 showing himself. But, sobrang tangin na ako po. Oh, BKB para sa Dragon Knight natin. But the Pit of Malice, mga kaibigan, Mushi will swap out yung isa doon. Pero there will be the Death Ward, mga kaibigan. Mababurst down si Mushi dito. Pero si Big Daddy Notel. Oh, no. Road of Eidos will take Mushi down. Moon is down also. Samo ba si Jao? Sinahabol na ngayon si Ninja Boogie. The snare will be there. Pero makakapag-TP out ba siya? No, he will not. Meteor Hammer will stun him out. And apat ang mawawala sa side ng Mineski. Buyback para kay Moon. At OG, mukhang gusto na nilang tapusin ang laban. Yeah, how can they defend this time? 2 versus 5 ang mangyayari. DK up. DK Elder Dragon form is still up. Actually, nawala na pa. Ayun, pawala na siguro to. Pero, yun nga, it doesn't matter kung mawawa ng pitas. It feels like OG will just finish this game straight up. 30 seconds without their core hero. Straight na nga lang. May patulog pa. Nako po, si Pop. Slumber party, mga kaibigan. Pop, dito, mastun pa siya ng Meteor Hammer. Wow. And just like that, I think this will be a GG. Could be a GG. Ice try to mind fight under the BKB. No. Nice damage. But against 5, nako, he don't stand a chance. And this might be it.
Tatapusin na dito. 31 minutes in ang OG. There's the swap and Hex, but the GG has been called. And OG, just like that, mga chong. Maganda ang early game ng Mineski, pero OG, alam naman natin yung comeback potential nila. Sanay na yan sa mga ganyang sanay eksena. Sanay na, sanay. At mayroon pa tayong game 2. There's still chance for Mineski to